hukay sa Butuan City sa Agusan del Norte ang ngayon na pinakamalaking balangay o sinaunang bangka na ginamit ng ating mga ninuno sa pagsusuri ng mga eksperto. Posibleng ang balangay na ito ay ginamit at ginawa noong bago pa man dumating sa Pilipinas si Ferdinand Magellan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa pag-uukay ng ika-apat na nadiskubreng balangay o sinaunang bangka ng ating mga ninuno sa Butuan City, Agusan del Norte, aksidenteng natuklasan ang pinakamalaking balangay sa kasaysayan ng excavation sa bansa. Ang pangsyam na balangay binansagan ngayon ng National Museum na Mothership Balangay o Butuan Boat No. 9 o Masahong Butuan. Nasa 12 metro pa lang daw ang haba ng nauhukay ng mga eksperto, pero tinatayang nasa 25 ang kabuuang haba nito. Sa initial na carbon dating sa balangay, posibleng sa pagitan ng taong 1250 na 1250 ginawa ang balangay. Panahon bago pa man dumating si Ferdinand Magellan sa bansa noong 1521. It only shows that our ability to construct or to build big boats is not something new. It's been going on since the 12th century or even earlier. Even before the Chinese came to the Philippines, the Filipinos went to China. Through the Butuanos. Nang bisitahin ng GMA News ang excavation site sa Barangay Libertad sa Butuan kahapon, lubog sa tubig ang hukay kung saan nakabaon ang mothership balangay dahil sa pag-ulan. Ayon sa officer in charge ng Butuan Museum, nasa 6 na talampakan na ang lalim ng nahukay ng team. Ipinatigil na muna ang operasyon dahil sa kakulangan ng pondo, pero inaasahang babalik ang mga archaeologists sa susunod na buwan. Ito kasi yung parang kasagutan sa missing link ng kultura natin, kung ano ba talaga yung uri ng pamumuhay meron ang mga ninuno natin. Ayon naman sa National Museum, humigit kumulang isang taon pa bago tuluyang maialis sa hukay ang mothership balangay. Present status ng bangka, it's underwater also. We just let the water seep in and then leave it at that because it's more protective than if we have to dry it. Kasi ang mangyayari, pag drenay mo yan, magpupulbos yung kahoy. Kasi organic yun. So if you expose that to a different environment without conservation, proper conservation, then it becomes useless and then it will disintegrate. Eventually, wala na tayong aabutan. Pero ang misteryo ng pinakamalaking balangay, nagbabadyang baguhin ang kinagis ng kasaysayan ng mga Pilipino bago tayo sinakop ng mga Kastila. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas.